Samantala, turnover ng mga tents na magsisilbing COVID-19 mega quarantine facilities sa Philippine Arena Complex isinagawa ngayong araw. Kunin natin ang detalye live mula kay Erlo Bringas. Erlo? Yes, Weng, pasado alas 11 ngayong umaga ay natapos itong ginawang short briefing ng National Task Force for COVID-19 dito sa Philippine Arena Complex. At maging yung isinagawang turnover para sa mga susunod na araw ay magagamit na nga itong mga pasilidad dito sa Philippine Arena. Handang-handa na mga tents na magsasalbing mega quarantine facility ng mga COVID-19 patients dito sa Philippine Arena Complex ng Iglesia ni Cristo dito sa Bukay, Bulacan. Isinagawa nga ngayong araw ang turnover at saglit na inspeksyon ni Secretary Carlito Galvez Jr., National Task Force COVID-19 Chief Implementer, BCDA President Vince Dizon, maging si Attorney Glicerio GP Santos IV ng Maligay Development Corporation at ilang mga opisyal ng DPWH. Ayon kay Secretary Carlito Galvez, malaki ang magiging bahagi nitong Philippine Arena na magsisilbing ang mega quarantine facility. At ito kasi ang pinakamalaki sa mga quarantine areas na kanilang itinayo sa tulong na rin nga ng Iglesia ni Cristo. Bukod pa nga yung mga quarantine areas na nasa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa mga susunod naman na araw ay maglalagay na din dito ng mega swabbing center. Ang Philippine Sports Stadium ang magsisilbing North Sector swabbing area at maglalagay din dito ng mga mega tents sa mga susunod na araw. Natayang abot sa 2,000 katao ang kayang i-accommodate nga nitong Philippine Arena Complex at kasama na dito yung mga garden suites o individual houses na sa ngayon ay naging quarantine area nga ng mga umuwing OFW kagabi. Bukod dito magkakaroon din ng meron ding swabbing center na ilalagay dyan sa bandang south area, eastern area at western part ng Metro Manila. Kinakailangan nilang maglagay na ng mga massive testing center sa mga lugar upang malaman na kung ilan yung apektado ng sakit ng COVID-19. Nauna na nga i-quarantine nitong Miyerkules kagabi ng ang 87 na OFWs na dumating mula sa European countries katulad ng Italy at Spain na suspected probable case at ang ilan sa kanila ay positive case na mula na nasa mga garden suites na sa ngayon at pansamantalang tumutuloy. Sa mga susunod na araw naman, Weng, ay naasahang tatanggap na rin ng COVID-19 patients itong mga tents dito sa Philippine Arena na kung saan ay magpapasalitate yung mga medical frontliners na dito rin na matutuloy sa bahagi ng mga tahanan sa garden suites o yung ilang phase ng garden suites dito sa siyudad de Victoria. Muli silang nagpasalamat sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, dahil nga sa inisyatibo na makatulong sa COVID-19 emergency response ng gobyerno. Live mula rito sa Bukay, Bulacan, para sa Eagle News, Arlo Bringas, we live in interesting times.